What's up, go fam? Okay, so medyo namaos na tayo. Kakainom ng yelo. So, mainit pa rin yung talakayin, no? With my issue sa sa isang seed company. So, ito na yung kasabay nung nagka-problema na 534, go fam. 2096. 18 kilos. Kaparehas nung nandun. Nakita nyo yung pinost ko siguro. Okay. I just want to be clear, no? Ano muna natin. Wala po akong balak na manira ng kumpanya. Hindi ko pa rin po sinabi na pangit yung seed, lahat ng seed ng kumpanyang yon. Okay. So, na-misinterpret siguro or na-misunderstood. No. Ang sinasabi ko lang doon sa video na yun is pangit, nagkataon na pangit yung napunta na seed sa akin. Hindi ko sinasabing lahat ng seed na ganon ay pangit. Okay? At ang sinabi ko doon is maging mapagmansin. Okay? Tayo sa mga binibili nating mga seeds, especially yung hybrid, kasi mahal yung mga yan. So hindi ko sinisingle out yung Longping. Sabihin ko na, para kasi nakita nyo, yun na yun. Hindi ko sinisingle out yung Longping. Ito is lahat. Okay? So that being said, hindi ako naninira. Okay? Kasi yun yung experience ko eh. Sinasabihan ko lang yung mga farmers. Okay? Maganda ang Longping, guys. Yield potential, okay. Yung bigas niya, okay din. No? Recovery, okay. Wala akong masabi. But for that particular experience, na yung seed mismo na napunta sa akin, yun yung may problema. Okay. So, pag-usapan natin ngayon, yung experience ng mga farmers. Ito hindi masyadong pinag-uusapan. Pero, nangyayari ito. At napakasalimuot yung proseso. Ito yung kapag may nagka-problema yung bini, paano yung proseso. Kaya ako sinishare sa inyo yung vlog. So, comment lang kayo sa baba kung naka-experience na kayo. Kung hindi nyo pa na-experience, very good. Okay? At ano yung mga dapat nyong gawin para hindi ma-experience yon. Pero for sure, no, wala namang perfectong bini. Mangyayari at mangyayari yon. Kaya let me start with this one. Ito, pag-iusap ko sa mga companies. Yung after sale services nyo should be as good if not better than your product. Okay? You live and die with farmers. Ito, kausap ko yung mga seed company. Kasi kami ang nagpo-push ng product nyo. Ano yan eh? Marites lang yan eh. Kahit hindi kayo mag-advertise, kami magpo-push. At syempre, double-edged sword yan. Kami rin ang somehow maninira ng product nyo. Kasi kung hindi maganda experience namin, hindi rin namin marirecommend. Okay. Again, ulitin ko ha, nire-recommend ko ang Longping. Okay. Pero yung nangyari sa akin, yung seed, particular seed na yon, is nagka-problema. Okay. So, ganito kasi yan, GoFam. Sa mga farmers, mga baguang farmers, mga matatagal ng farmers. Yung isang produkto kasi, meron yung tinatawag na after sale service. Okay, parang kumbaga bumili ka ng kotse or sasakyan, merong certain features yan. May mga promises yung mga company na kayang gawin nung sasakyan. Okay, at mga added features. Okay, at pag hindi nagawa yon, meron tayong tinatawag na warranty. Okay, which is kasama sa after sales services. Na pag hindi nangyari yon, may nasira man, may hindi man gumaganang feature, papalitan nila yon, aayusin nila. The same is true with this hybrid seeds. Okay, kasi meron niyang pinapromise na yield potential. Kaya nga sabi potential, pwedeng max. Okay, meron din sinasabi niyan dyan na germination. Dapat tutubo ng ilang percent. Aware tayo doon. Ang allotted is 85%. Pero yung iba,
mas mataas, 90%. Now, ito yung warranty. Ano ngayon yung assurance natin na pag nagka-problema, ay isasoli nila? Yun. Okay? And, just to be balanced, just to be fair din, GoFam, hindi ko naman sinasabi na lahat ng reklamo ay valid. Kasi meron din tayong tinatawag na farmer's error or user's error. Alam mo yan, mali yung pagkababad mo, nagtanim kang walang tubig, meron kang na-spray na chemical, pinatabihan mo ng abono, yung mga ganun. Okay, dun ngayon, nagkakaproblema, GoFam. Sino ngayon ang magsasabi kung ano ba talaga? Okay, we are at the mercy of this so-called seed company. Kasi sila yung nakatoka talaga doon. And naiintindihan ko naman. Kasi ano yan, okay lang yun. Okay. So, pakiusap ko sa mga farmers, habaan natin yung pasensya. Okay? Kasi negosyo din yan, limited din yung mga tao nila. And as much as possible, syempre ano yan, parang, alam yan, hassle. Okay, hassle. So, hindi ko naman sinasabing lahat ng nagre-reklamong farmer ay valid, kasi meron din namang mga farmer na nagpapalusot lang din. In my case, hindi ako magpapalusot. Matagal na tayo sa farming industry, no? Actually, last cropping nagka-problema tayo. Yung isang tao natin, hindi ko na monitor, nagkamali ng babad. Okay? I-mention ko na rin, SL. Okay? Mahinang germination, hindi ako nagreklamo kasi alam ko, sa sarili ko, alam ko, mali yung proseso. But this time around, tama yung proseso eh. Okay? Parehas na bini, parehas ng proseso ng pagkababad, magkaiba yung germination. Nakita nyo siguro sa vlog natin. Okay? So, with that being said, okay? So, habaan natin yung pasensya natin. And at the same time, yung mga seed company din naman, habaan din natin yung pasensya natin. Alamin din natin yung kung saan nanggagaling yung farmer, kasi pinaghirapan yan na pera. Okay? At pag hindi gumana, eh, syempre, lalo na kung inutang yan. Okay? So, intindihin natin. Huwag natin, alam mo yun, salubungin. Okay? So, balik tayo dun sa sinasabi kong yung produkto nyo, yung seed nyo. Okay? Dapat, yung after sale nyo is mas higit pa. Kasi tiwala kayo sa produkto nyo eh. Okay, maging mapanuri sa mga binibili natin, dahil yung proseso po ng pagsasauli ng mga binhing na bili natin, lalo na yung mga nabuksan o naitanim na, ang probability po nun na mapalitan is little to none chance. Okay, meron din siguro, kasi may mga naririnig-rinig ako, pero sobrang dalang na napapalitan. Okay? Good yung naging relationship namin ng mga ibang companies, sabihin ko na rin, Bayer, Syngenta. Kasi pag nagkakaproblema, tinitignan talaga nila, pinapalitan nila. Pioneer, yung relationship namin, bitter and sweet. Okay? But still, alam mo yun, pagpupunta sila, they're still welcome. No? Di tayo nagtatanim ng sama ng loob. But for this one, for this particular situation, I really took it personally. Okay, so isa pang pwede natin gawin, GoFam, is bago bilhin yung seed na yon, tanungin din natin yung agri supply or technician, na kasi usually ang tinatanong kasi natin, GoFam, is yung ani, gaano ka ani. Tanungin din natin na pag nagka-problema ba, paano yung proseso. Kaya kung naririnig mo ako, Tito R, anytime, okay, punta ka lang, alam mo kung nasan yung bahay ko, mag-usap tayo.